Hello po. Tonight po ay magluto tayo ng bulalo. So ito po ang ating mga rekado. Gamit tayo ng beans. Hindi ko alam kung ang tawag na klaseng beans to, but ito yung ginagamit sa bulalo. Pechay. Gamit tayo ng cabbage. White onion. Gamit tayo ng corn, black pepper ba? Regular corn. Lalagyan natin ng onting asukal para medyo magpantay yung lasa. But, imbento lang to. So, lalagyan ko ng beef stock, powder. Lalagyan ko siya para medyo malasa talaga. Yung bone niya, magpapalasa na. But, gusto ko mas malasa. So, lalagyan ko siya ng patis. At ito po ang ating bulalo. O, ano to, tendon. Yung, paan ng baka or kamay. Simulan po na natin. So, una ko pong ginawa is naglagay akong tubig. Gumamit ako ng tubig na nasa baro dahil mahirap na nasa Qatar ako. I don't trust the water even na kumukulo. But, pag medyo kumulo na ito, lalagay na po natin yung bulalo natin or tendon ng baka. So, medyo kumukulo na po siya. Lalagay na po natin yung ating bulalo or beef tendon. Ginugol ko, hindi ko talaga alam kung ano to. But sabi na sa butcher shop, ito daw yung tendon na bulalo. So, yun na nga, gugugol ko uli para malinawan. But, ito yung paanong ano, ng baka. So, yan na po siya. Tatakpan ko din, papakuluan ko lang. Eh, nilalagay ko yung ibang rekado. Balikan ko kayo. So, kumukulo na po siya. Ito na po siya. Medyo maraming dumi. So, tatanggalin natin itong mga dumi. Then, pagkatanggal ko ng dumi, lalagay ko na po yung ibang rekado. Balikan ko po kayo pagkatanggal ko na lahat ng dumi. So, ito na po siya yung nalinis ko. May matitira at may matitira, but kaya hindi ko pa nilagay po yung ating yung onion dahil gusto ko muna matanggal yung mga scrub niya. So, ito na po yung onion. Lalagay ko na po. Aray! Kamalse. Kasi kung nilagay ko yung onion sa simula kanina, masasama doon sa mga tinatanggal ko na dumi. Lalagyan ko po na siya ng ng corn bell pepper. Then, lalagyan ko po ng fish sauce o patis. Then, tikim-tikim na lang kung ano yung lasa. Then, yung ibang skampa dyan, tanggalin ko rin sa taas. But, tinanggal ko muna dahil ayoko ilagay yung mga onion dahil baka sasama dun sa yung lasa sa mga tinanggal kong scum. So, ngayon ko lang na siya nilagay. So, papakuluan ko po ito uli. So, balikan ko kayo. So, mga 1 hour ko na po pinapakuluan to, but lalagyan ko po siya ng beef broth para medyo malasa talaga. Then, tatansyahin ko na lang yung lasa. Then, papakuluan ko uli ito. Tatakpan ko. Hanggang lumambot. Naka medium high na lang po ito para lumambot yung mga beef. Balikan ko po kayo. So, wala pa siguro mga 5 minutes Lalagyan ko na rin po ng sugar. Bakit may sugar? Para medyo matamis. Subukan nyo. Masarap siya. 2 tablespoon lalagay ko. Then, para mag, ano yung lasa niya, yung magpantay na medyo maalat, na medyo, hindi naman matamis, but yung tamis nun, sakto lang. Para, masarap siya. Subukan nyo. Balikan ko kayo. So, tinikman ko po ito. Grabe at sarap. Yung asukal saka yung beef broth. Grabe. Ang, hindi ko ma-explain, but masarap. Masarap yung, timpla. So, medyo, yung baka, medyo matigas pa. So, papalambutin natin ito. Mga 1 hour na naman ulit. Balikan ko kayo. Pero masarap na yung sabaw. Grabe. Ang sarap. So, after po siguro mga 2.5 hours na kumulo, medyo malambot na siya.
Lalagyan po natin yung corn natin. Then, tutuin natin yung corn na, mga 30 minutes siguro uli, o 15, bahala na. Tigman-tigman ko na lang. Balikan ko po kayo. Then, pagkatapos na, pagpakuluan po siya ng mga 2.5 hours, right? Naka medyo mahid lang po ito. Lagay po natin yung ating beans, string beans. Hindi ko alam, nakalimutan ko anong klase ng string beans ba. Yan po lalagay natin. Balayaw kayo pag yung nilagay ko na po yung ibang ricotta pa. Then, next ko pong ilalagay is po yung ating repolyo. Medyo matagal din po ang luto ito. So, aray. Halo-halo lang natin dito sa ating bulalo. Balikan ko po kayo pag yung next na po na ricotta. Then, ang last din po natin ilalagay is special natin. Ito na po ang ating bulalo. Thanks for watching, guys, and don't forget to subscribe. Bye!